sinasabi mong anak mo si Princess? Napapano ka ba? Totoo ang sinasabi ko, Mabel. Hindi mo totoo ang anak si Princess. Siya ang matagal ko nang hinahanap na anak. Si Princess! Siya ang anak ko! Lizette, natatakot na ako sa iyo, ah. Pwede ba marami pa akong gagawin? Umalis ka na! Sandali! Bakit hindi natin tanungin si Doña Amparo? Para malaman mo kung anong totoo! Bakit? Anong kinalaman ni Mama? Dahil sa kanya ibinenta ng nanay ko si Princess. Siya ang may kagagawan kung bakit si Princess ang kinilala mong anak. Ang sarap nito mga kanto, ah. Hanggang buto, sa ina sa idun lasan, ah, anak. Ang tawag dito, ang ilang nakatikim niya? Lasagna po. Ano yan? Lasagna. Okay yan, ah. Masarap yan, ah. Nanyam-nyam, ah. Ito, pakpak. Kain lang po kayo dyan, ha? Huwag po kayong mahihiya. Salamat, nak. Mukhang hindi naman nahihiya si inay. Ay, naku, nak. Kung mahihiya ka, gugutuming ka. Chibay, di ba yung mga ganda na lagyan, meron yan takip? Yung ganon? Eh, pero nga yung takip mo, takpan natin to. Iuwi ko, papaunin ko to, ha? Para sa mga anak ko. Awa naman, eh. Natakpan to. Nay, nakakahiya naman. Ikaw ang selfie-selfies mo, ha? Makain tayo na masarap dito yung mga kapatid mo sa bahay, hindi. Sipin mo naman sila. Ano mo kasi, Princess? Hapon pa kami hindi nakain eh. Eh, kaya nga kami napunta rito. Eh, hihingi sana kami ng tulong sa inyo kung maaari lang. Kasi konting bariya lang sana. Nay, kinuha niyo na nga yung pagkain nila. Hihingi pa kayo ng pera? Shh! Okay lang yun, Charming. Kawawa naman ang mga kapatid mo. Hindi sila makakakain. Dali lang po. Tatanungin ko lang po kay Mami yung tungkol sa pera. Salamat na, Iha. Pa. Hindi ka tumunod dyan kay Princess, oh. Bukas ang loob. Ayos yung kaibigan mo, ah. May pakinabang. Bah, sa kamnaunahang pagkakataon, may ginawa kang tama. Kasa mo. Hali! Kasa mo! Yun, I'm proud of you. Ay na! Ay, nakain! Ni! Tapan nga natin itong Sino kayo? Nasaan ako? Nandito ka sa bahay namin. Ako si Paking. Ako ang nakakita sa'yo sa gubat. Siya naman ang aking asawa, si Doktora Elvira. Siya ang gumamot sa'yo. Ang asawa ko, si Mabel. Kailangan ko siya mabalikan doon sa bumagsak na aeroplano. Naiwan ko siya. Kailangan ko siya... Ah. Iho. Tita, kala ko ba sasabihin niyo na kay Mabel na hindi niya tunay na anak si Princess? Look. I think I'll need more time. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya eh. Kung hindi niyo kayang gawin, ako na lang gagawa. Teka, ba? Kung sasabihin mo sa kanya, di magtatanong siya tungkol sa tunay niyang anak. Sino mapapahamak? Di ako. Mag-isip ka nga. Mama? May sinasabi tong teacher ni Princess eh. Ang sabi niya, hindi ko daw anak si Princess. Ako ho ang anak ni Loretta, Doña Amparo. Ako ang totoong ina ni Princess. Kanina pa pinagpipilitan yan eh. Napipiko na ako. Huwag kayo magsisinungaling. Sabihin niyo na ang totoo. O kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ididimanda kita pati nanay ko. Eskandaluhin kita. Guguluhin ko ang buhay mo hanggang sa umamin ka. Kaya sabihin mo na kay Mabel, ako talaga ang tunay na ina ni Princess. Laki naman ito.
Yung salang-sala pa lang, mas malaki na sa bahay natin eh. Nagkakakitaan pa kaya mga tao dito? Uy, ang ganda oh. Mahalikan sila. Siyempros nila oh. Kaya ito talaga. Silver kaya ito? Mahal kaya talaga ito? Pansin yan. Gaga, tanga mo. Ito lang eh. Shhh! Ano ka? Oh, bakit hindi kayo makasagot? Sabihin nyo ng totoo. O tatawag talaga ako ng pulis para magkaalaman na tayo dito ng totoo. Mabel, I really meant to tell you, pero hindi lang ako nagkaroon ng chance. Totoo ang sinasabi ni Lizette. Siya ang tunay na ina ni Princess. Mama, ano naman ba to? Naglulokohan ba tayo? Paano naman siya magiging ina ni Princess? Mama, huwag naman ito gawin sa akin. Huwag niyo naman ako lukuhin ng ganito. Nung nanganak kasi si Lizette, nakita ko yung baby niya. Ang ganda-gandang bata. Kaya kinausap ko yung ina niya, si Loretta. Binili ko yung bata at pinalabas ko na yun ang anak mo. Si Princess. Nasaan ang anak ko? Mommy! Teacher Lizette, nandito po pala kayo. Sorry po, nag-uusap po pala kayo. Ano pong pinag-uusapan niyo? Kayo nandito para isumbong ako kasi po baksak po ako sa school. No, baby. Hindi kita sinusumbong. At saka bakit ko naman gagawin yun? Eh, mahal na mahal kita. Doon tayo sa baba mag-usap. Pag-uusapan nila. Huwag mo munang pilitin. Mahina ka pa. Matagal ka kasing naratay. Kaya nabigla ang katawan mo sa pagbangon mo. Kaya ka nahilo. Ilan araw na ako nandito? Hindi araw, iho. Linggo. Ilang linggo ka nang narito? Nag-iisa ka lang nung makita ka ni Paking. We don't know what happened to your wife. Gusto ko na makita pamilya ko. Ang asawa ko si Mabel, baka nag-iintay na siya sa bahay. Ang anak ko.
Gusto ko lang umuwi sa pamilya ko. Malayo tayo sa Maynila. Taga Maynila ka, hindi ba? Kailangan ka pang sumakay ng eroplano bago ka makabalik doon. Ganito na lang gagawin ko. Tatawagan ko yung airline nung eroplano niyong bumagsak. And I'll inform them na isa ka sa mga survivors. Baka pwede niyong tawagan ng mama ko. Gusto ko lang malaman kung nasa bahay na si Mabel. Okay. I'll do that. Bigay mo lang sa akin ang telephone number dun sa bahay ninyo. Kasama. Sorry, Charming. Busy kasi si Mami. May pinag-uusapan sila ng lola ko at ng teacher Lizette ko. Teacher mo? Ano naman pinag-uusapan nila? Hindi ko nga alam eh. Nalilito nga ako eh. Huwag mo nga inuurirat ang usapan ng ibang tao ha. Makakaya itong batang to ha. Princess, eh nabanggit mo ba sa nanay mo tungkol doon sa inilalambing kong pera? May inabot ba siya sa'yo? Hindi ko po nasabi. Sorry po talaga. Naku, sayang naman. O hindi bale, di maghihintay na lang kami ni Charming. Upo ka na. Nay, huwag na po. Nakakaya na talaga. Sige na po, umuwi na tayo. Ikaw. Nakakaya, umiiyak ka sa harap ng kaibigan mo, ha? Formal ka na. Hintay na lang kami. Charming, huwag ka nang umiyak. Aling Sofia, baka gusto na po talaga umuwi ni Charming. Umuwi muna po kayo. Ako na lang po magsasabi kay Mami ng kailangan niyo. Sige, ganun na lang nga. Aasahan kaya na, anak. Ha? Sabihin mo ha. Tara na. Dabuti mo itong pagkain ha. Sorry, princess ha. Uuwi na kami. Pero promise na dalawin pa rin kita dito. Ngayon, Mama, sagutin ninyo ako. Kung hindi ko anak si Princess, nasaan ang tunay kong anak? Patay na siya, Mabel. Namatay ang bata nung ipinanganak mo siya. Kaya ako kinuha si Princess dahil ayokong malungkot ka eh. Ayaw mong maging malungkot ako. Eh, ayaw niyo nga ako para sa anak ninyo eh. Hindi ako naniniwala sa dahilan ninyo, Mama. Kaya hindi rin ako naniniwala, ha? Na hindi ko anak si Princess. Hindi ko lang kung bakit yung ginagawa to sa akin. Sinasabi na nga sa'yo yung totoo eh. Ayaw ba maniwala? Huwag kang makialam. Galit ako. Baka hindi kita matansya. At ikaw, Lizette, bakit mo ako ginugulo? Bakit bang pinagpipilitan mo na anak mo si Princess? Ano bang motibo mo? Wala akong motibo, Mabel. Gusto ko lang kunin ang anak ko. Ang tagal ko ding nagtiis na mawalay sa kanya. Kukunin ko na ang anak ko. Bakit? Akala mo ibibigay ko sa'yo ang anak ko? Ano siya, pusa? Ano ebidensya mo na ikaw nga ang tunay na ina ni Princess? Maniniwala lang ako sa inyo na siya nga ang tunay na ina ni Princess kung meron kayong papakita sa akin ebidensya. Ebidensya? Kung gusto mo, magpa-DNA test tayo ni na Princess para malaman talaga natin kung sino ang tunay niyang ina. Hinahamon kita. Magpa-DNA test tayo. Yan ba ang gusto mo? Sige, tatanggapin ko. Magkita tayo bukas ng umaga sa ospital kung saan tayo pareho ng anak.
Mabuti na nga ito eh. Nang sa ganun, pare-pareho na nating malaman ang katotohanan. Darating ako. At sinisiguro ko sa'yo, mapapahiya ka. Dahil ako talaga ang tunay na ina ni Princess. Believe talaga ako sa'yo, Miss Lizette. Ang tapang mo. Nakita mo ba itsura ni Mabel kanina? Putlang-putla siya sa pinagsasasabi mo sa kanya. Hindi kasi niya matanggap ang totoo. Naaawa ko sa kanya, pero kailangan kong ilaban ang karapatan ko. Tama. Paglaban mo ko ng totoo, kakampi mo. Nagtataka nga ako kung ba't naghamon ka pa ng DNA test eh. Kung ako sa'yo, binawi ko na lagad si Princess doon sa Mabel na yun. Galit ka ba kay Mabel? Oo. Inis na inis ako sa sampid na yun eh. Pwes, kung galit ka sa kanya, huwag mo akong gamitin sa pangiinis mo sa kanya. Dahil ako, hindi ako galit kay Mabel. Kailangan ko lang sabihin sa kanya yung totoo para kusa niyang ibigay sa akin ang anak ko. Ikaw na nga itong kinakampihan ko, galit ka pa? Buti nga sa'yo na walan ka ng anak. Ano pang hinihintay mo? Alis! Ate, bakit naman inaaway mo ang teacher ni Princess? Ano ka ba? Eh, gaga kasi siya eh. Saan nga yung kinakampihan ko? Tinarayan pa ako. Palibasa, mahirap eh, kaya tanga. Oh, yung cellphone ko! Aba, ewan ko sa'yo. Taray-taray mo, tapos tatawa ka sa'kin. Cellphone ko, Celia! Celia, yung telepono ko! Yung DNA ho, ay isang klase ng test na kung saan kukunan kayo, for example, ng dugo o ng hibla ng buhok o kapirasong laman. Tapos, e-examine nila yung pattern nun. Para ho siyang thumbprint na may pattern. Pero unlike the thumbprint na nag-iisa lang ang pattern, sa DNA ho, kapag magkamag-anak kayo o magkadugo kayo, pare-pareho ang pattern. Kaya kapag lumabas na ho yung DNA test results at makita nila na magka-pattern yung samples ni na Lizette at Princess, ibig sabihin ni ho nun, 99.9% na accurate na mag-ina talaga sila. Eh, ganun ba? Eh, Lizette, sigurado naman magiging positive yun dahil mag-ina naman talaga kayo ni Princess. Kailangan ho talaga maging positive yun, inay. Dahil kung hindi ko anak si Princess, hinding-hindi ko na kayo mapapatawad. Kaya ngayon pa lang, idasal niyo na nang nagsasabi kayo ng totoo. Dahil gustong-gusto ko na makasama ang anak ko. Na ibinenta niyo. Dumalo ako sa pinsan ko sa side ng mama ko. Pumayag na siya na doon muna ako tumira. Bakit ka alis dito? Nahiya na kasi ako sa'yo eh. Tsaka alam kong masama pa rin ang loob mo sa'kin. Nakabalik na si Princess. Kalimutan na natin yun. Tsaka isa pa, kakailanganin kita dito. Huwag mo akong iiwan. Marami akong problema. Bakit ate? Ano? Basta, saka ko na lang sasabihin sa'yo. Basta huwag mo akong iiwan dito, ha? Mami, Princess? Sabi sa'kin ni Yaya, umalis na daw si Teacher Lizette. Bakit po nandito si Teacher Lizette? Ano pong sinabi niya sa inyo ni Lola? Wala yun. Pero bukas, makikita natin ulit si Teacher Lizette sa ospital. Magpapa-check up tayong tatlo. Bakit po tayo magpapa-check up, Mommy? Eh, wala naman po akong sakit. May sakit po ba kayo ng Teacher Lizette ko? Oo nga, ate. Bakit kasama pa yung teacher ni Princess? Close pa kayo nun? Princess, puntahan mo muna yung yaya mo, tapos sabihin mo sa kanya maghanda ng merienda natin, ha? Yes, Mommy. Ate, may kinalaman ba yung teacher ni Princess sa sinasabi mo sa akin problema?
malaki, Bernadette. Sinasabi niya na siya daw ang tunay na ina ni Princess. Ano? Bakit naman niya sinasabi na siya yung ina ni Princess? Totoo ba yun? Bukas natin malalaman kapag nakuha na ang DNA sample namin tatlo. Hinalungkat ko na po lahat ng kwarto, tita eh. Pero wala po yung cellphone ko. Kaya gusto kong tingnan yung kwarto niyo itong si Bernadette eh. Kahit halungkatin mo ang kwarto ko, wala doon ang cellphone mo. Hindi malikot ang kamay ko dahil pinalaki ako ng maayos sa mga magulang ko. Ah, naku Pamela, don't make so much fuss about it. Baka nandyan lang yan. Hindi po, tita. Dito ko nga lang po iniwan yun kasi nag-charge ako. Pagbalik ko, wala na. Ma'am, hindi ko kaya yung mga bisita dito yung kumuha? Kasi dumating po dito si Charming kasama yung inay niya. Ano? Eh bakit kayo nagpapasok ng mga taong hindi ko kilala? Kausap niyo po kasi yung teacher ni Princess, kaya hindi na po namin kayo maistorbo. Mama, pwede ba kayo makausap? Importante lang. Tsaka na yung cellphone na yan, sige. Iwan niyo na kami. Tungkol ito sa DNA test, gusto ko kakilala natin yung doktor na gagawa para hindi ako maloko. Okay then, I'll talk to Dr. Ledesma and ask him to facilitate the test tomorrow. Meron ka pa bang gusto? Isa pang bagay. Ipagdasal ninyo na tunay ko ang anak si Princess at hindi totoo yung mga sinasabi ni Lizette. Dahil wala akong pakialam kahit kayo pa ang ina ni Henry dahil ididimanda ko kayo. Ididimanda ko kayo ng panloloko at pagnanakaw sa tunay kong anak. At wala akong pakialam kahit maiskandalo tayo. Kaya kung ako sa inyo, ngayon pa lang, bulungan niyo na yung mga puon ninyo dahil seryoso ako. Ipakukulong ko kayo.